Day po. Yo. Ano po tayo? Ang tanong po natin ngayon ay paano po ninyo na-encounter si Jesus? In what way nyo po na-encounter ang ating Panginoong Jesus, no? So, na-encounter nyo na ba personally o may ginawa na ba sa inyo si Lord personally, no? Yung face to face kayo sa Panginoon, mayroon na ba siyang ginawa? So itong ano po natin, text po natin, no, ay experience ni Apostol Pablo, no, nang na-encounter niya ang ating Panginoong Jesus. Apostol Pablo ay isa sa pinaka birdugo ng mga parasiyo nung araw, no? At ngayon po, ang kasiyahan ni Apostol Pablo bago niya na-encounter si Jesus, yung tulig sa inya yung mga Kristiyano, no? Yung mga pinabanal ng Diyos ay kanyang mga binubuwag. No? Pagka hindi niya mabuwag 'yon, siya yung birdugo, siya yung killer ng mga Kristiyano noong panahon nila, no? Kaya ang ginawa niya, humingi siya ng authority dahil nabalitaan niya na ang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus ay lumalawak at dumadami doon sa lugar ng Damascus, no? Kaya ang ginawa niya ay humingi siya ng kapangyarihan, no? Dito sa Acts chapter 9, verse 2, sabi dyan, at humingi ng mga sulat na ipapakita niya sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Damasco bilang katibayan
na binigyan siya ng kapangyarihan, hulihin at dalhin sa Jerusalem ang sinumang makikita niya roon na tagasunod sa pamaraan ni Jesus. No? Kaya grabe yung kanyang ano, wala siyang ano to, wala siyang kinikilingan, wala siyang ano, kundi babae lalaki. Pag nahuli niya, talagang dinadala niya sa ano, sa Jerusalem para parusahan, no? Verse 3, nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan ng nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Sumagot si Saulo, "Sino po kayo?" Sumagot siya ng tinig, "Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumunta ka sa lungsod at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Hindi nakapagsalita ang mga kasama ni Saulo, nakatayo lang sila sa sila na natigilan. Nakarinig sila ng boses pero wala silang nakita. Tumayo si Saulo pero pagkamulat niya, hindi na siya makita. Kaya inakay na lang siya ng mga kasama niyang hanggang sa Damasco. Tatlong araw siyang hindi nakakita at hindi siya kumain o uminom. Grabe, no? So, inano natin to kasi nga ipinapakita ito ng Bible kung paano ni Jesus na-encounter itong si, ano, si Apostol Pablo. Ang pangalan niya po noon ay Saulo. Pero nung sumunod siya sa ating Panginoong Hesus, no, ginawa niya yung step para lalong lalakas para gumaling siya, no, para makita siyang muli. Yon, naging ano siya, tinawag na siyang Pablo, no? Tinawag na siyang Pablo. Kaya nabago po yung pangalan niya kasi nga from Saulo. Ang Saulo kasi talagang mga killer, kilalang kilala yung pangalan niya bilang Saulo kasi siya yung killer ng mga so mga Kristiyano sa Jerusalem, no? Ay yon ang kanyang ginawa, no? Kaya ang ginawa sa kanya ng Panginoon, na encounter niya si Lord sa isang nakakasilaw na liwanag at nakita natin dito, no, nung na-encounter niya si Jesus Christ. Talagang, kumbaga sana mabubulag tayo doon sa liwanag ni Kristo. Pero, dahil tayo ay bukas na yung ating spiritual eyes, nakikita natin yung kalulhatian ng ating Panginoong Hesus. Amen ba? Kaya, at that time kasi, nabulag siya. Bakit? Binuksan ni Lord yung kanyang spiritual eyes. At kasi ang nakikita niya, yung kanyang sarili, at ang nakikita niya, yung kawalan, mawawalan siya ng trabaho eh pagka lumawak mga Kristiyano, no? Sa time nila, sa imperyo nila kasi nga bagay isa siya, kumbaga sa ano, isa siyang kawal, isa siyang matibay o isa siyang mataas ang katungkulan. Pero nung na-encounter na si Jesus, pinalitan po yung pangalan niya ng Pablo, no? Para maano siya, no? Para hindi yung trademark na Saulo yung mga kilala ng mga tao kundi yung Pablo na, no? At nakita naman natin dito, no, na yung step na ginawa niya habang na-encounter na si Jesus, nagbago yung takbo ng kanyang puso at isipan, no? Hindi na niya tutulig sa inyong mga Kristiyano kundi patuloy niya na siyang sumunod sa Panginoon, no? At that time nung nabulag siya at nung nakakita siyang muli, ay lahat ng step na pinagawa sa kanya ng Panginoon ay ginawa po niya. Amen? So, sa atin din po, sa pagka-encounter natin sa ating Panginoong Hesus, every morning, may mga step din po na tinuturo sa atin ng Panginoon para lalong mapaganda ang buhay natin. Although, alam nyo, si Apostol Pablo, nung sinunod niya ang lahat ng step sa kanya, at kung tutuloy natin yung pagbabasa dito, sa may, ano, mayroong tumulong sa kanya, no, si Ananias, no, na mayroon ding pangitain, no, na
prayer pool, yun pumunta sa kanya upang manalangin para manumbalik yung kanyang mata, no, kanyang no. Kaya marami po sa atin po bilang mga Kristiyano, dati bulag tayo, di ba, nakarinig tayo ng mga ano, bulag po, no, hindi literal na bulag kundi spiritual na bulag po tayo noon. Yung alam nyo, yung pagkabulag natin, hindi natin alam yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Hindi natin alam na sa atin pala nakapokus ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin alam na mahal pala tayo ng Diyos. Ayun tayo mapahamak. Kaya gusto niyang magpakilala sa atin dahil siya yung umaaruga sa atin, no? Yun po yung bulag tayo noon. Hindi natin alam yun. Pero salamat sa Panginoon dahil may mga nagpipray sa atin. May mga nangangaral sa atin. Kaya binuksan po ni Lord yung ating spiritual eyes, no? Kaya alam na natin ngayon, no, na ang pakikipag-isa kay Kristo, no, ay isa ng bagong nilalang, no? Gaya ni Apostol Pablo, no, na-encounter niya si Jesus Christ, ay binago na siya ng Panginoon. Kaya nasabi niya, ako ay bago na, no? At wala na yung dati niyang pagkatao. Yung dati niyang pagkatao ay berdogo, killer. Pero nung lininis siya ng Panginoong Jesus, no? Talagang 3 days in 3 nights siya na hindi nakakita, wala siyang ibang ginawa kundi nanalangin ng nanalangin sa Panginoon, at doon siya lalong lumalim, no? Lumalim yung kanyang pag-ibig sa Diyos, salit na pag-ibig sa kanyang trabaho na tungkulin, no? Tungkulin sa trabaho, ang trabaho niya ay patayin mga Kristiyano, pero nabaltan po yon ng pag-ibig sa Diyos. Ibig sabihin po, pagbangon niya, no, pagkakita niyang muli, ay nakita niya pala yung kabutihan na ginawa ng ating Panginoong Hesus, yung pagkamatay niya sa krus upang iligtas ang mga makasalanan, no? At ngayon po yung time na sa mga makasalanan, no, na ililigtas pa ng Panginoon. Pero sa kanyang pagbabalik po, lagi ko kong inuulit na kukunin na lang niya yung mga ligtas, no? Kaya po sabi diyan na sana ay makapanatili tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At pag-pray natin na maging maayos pang lahat bago siya bumalik, no? Yung okay, open pa kagaya ngayon, open pa yung mga internets, okay, open pa yung mga cellphone, na mabasa natin yung kanyang mga words, no? Kasi nasa Bible po yan, baka pagdating ng panahon na baka di na tayo papayagang gumamit ng mga ganito, mga gadgets, no? Kaya sa puso na natin itanim, no, yung mga salita ng Panginoon. Kaya kung ano man yung narinig natin, talagang ipapamuhay na natin para magiging lifestyle na po natin. Amen. Hallelujah. Sabi dito ng ano, sa Santiago at kapitulo 1, versikulo 5, sabi diyan, James chapter 1 verse 5, kung mayroon mang nagkulang sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa kanya nang walang pagmamaramot at panunumbat. So ganyan po ang Panginoon, no, kung anong kulang natin ay hingin natin sa Panginoon, hindi lang karunungan. Siyempre, ang karunungan ay simula ng pagkatakot sa Panginoon, no? Hindi po yung takot na takot ka sa Panginoon, di ba, kundi yung banal na takot. Ang banal na takot po yung takot kang gumawa ng kasalanan kasi nga ayaw mong parusahan ka ng Diyos, no? Kasi yan. Pero ang ano po dito, ay hindi po natin dapat padiinin sa mga parusa na ganun. Kasi nga, alam ng Diyos na ang kapasidad natin, no, tungkol doon sa kabanalan. Kaya nga, ang gawin ng tao, nakasalalay lang tayo doon sa pananampalataya, doon sa kayang gawin ni Kristo sa buhay natin. At tayo naman, kung tayo ay binago ng Panginoon, tayo naman ay lalong nagpapabago. Amen? At lalong babaguhin pa ng Panginoon. At di naman yan totally minsanan, kundi from glory to glory of the Lord, no? From glory to glory, patuloy tayong binabago ng Panginoon, unti-unti lang, no? Kaya nga, ang ano yan, siyempre, bago tayo natuto na English, di na totally na alam mo na lahat ng English, di ba? Alamin mo muna yung end, ay, ano muna yung you, alamin mo muna yung mga madali, di ba? Kaya God teach us na mga bagay na mas madali nating matutunan
para maparangalan ang kanyang pangalan, no? Sabi dito sa 1 Peter chapter 3 verse 15, sabi niya, alalahanin ninyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang nagtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. Amen? So, ganda niyan, di ba? Siya yung magpapaliwanag sa atin tungkol sa pag-asa natin. Like si Apostol Pablo, noong na-encounter niya ang ating Panginoong Hesus, nagsalita sa kanya personally si Jesus at may ipinagawa sa kanya, ipinaliwanag sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin para makakitang muli, no? Para makita natin yung kabutihan na gagawin natin. So, patuloy lang pa tayo na alalahanin na si Kristo ang dapat maparangalan sa lahat ng tagumpay natin. Amen? So, yun lang po yung ating pagbubulay-bulayan, no? Sana, no? Hindi lang minsan natin na ma-encounter ang ating Panginoong Hesus, kundi araw-araw ay patuloy natin siyang ma-encounter. Amen? So, kung wala kang time para magbasa, may time ka para makinig, ang ginagawa po natin itong morning devotion every Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. No? Wala po tayong Wednesday kasi meron tayong midweek service. No? Yung Sabado po, time to, ano yan, refreshing. And Sunday, meron tayong Sunday service, 9:30 po ng umaga. Yan, hallelujah. Mag-pray na po tayo. Salamat po, Diyos, sa inyong pagbigay sa amin ng kaliwanagan. Gaya ng pagbigay niyong kaliwanag kay Apostol Pablo, noong siya ay naka-encounter sa iyo. Lord, ganun din ang gawin mo sa bawat sa amin, Panginoon. Patuloy mong pagliwanagin ang Kristo na nakilala namin, ang Kristo na Diyos na nagligtas sa amin, Panginoon, upang patuloy na matanyag at mula lahat ng iyong dakilang pangalan. Ginagawa niyo, Panginoon, ang lahat, no, makadaig kayo upang patuloy na makilala ka namin at makilala ka rin ang lahat ng mga tao na kilala sa inyo, Panginoon, kilala sa amin. Kaya sa oras ng aming Ama, dalangin namin na patuloy pagpalain ang bawat isa, Panginoon, saan man naroon ang mga anak, anuman ang kanilang gagawin. Bless nyo sila, Panginoon. Bless nyo rin, Panginoon, ang mga pamilya nila, Panginoon, pamilya namin, O Diyos. At sa oras na ito, sa mga may business, i-bless mo kanila mga business, Panginoon. E po, Diyos, ang padaloy ng mga biyaya, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Sa mga tagapakinig at nunod dito, Panginoon, na mga magsasaka at mangingisda, pagpalain mo rin sila, Panginoon, na patuloy, Lord, sa iyo lang aasa dahil ikaw, O Diyos, ang nakabatid. Ikaw nagpapabunga at ikaw nagbibigay ng maraming huling isda, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Minsan pa, pinagkatiwala namin sa iyong mag-apong ito. Gabayan mo kami, patuloy mo kami ingatan, Panginoon, at patuloy ko na iparanas mo ang iyong pagmamahal sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Minsan pa, binabalik namin sa iyong pangalan, lahat ng kapurihan, lahat ng pasalamat at pasamba ay tanging sa inyo lamang sa mga kapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas, sa aming Panginoong Hesus. Amen.